Magandang mga araw po, minamahal na mga mga ng kapatid. Sa channel na to, kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niya, Biblia. So ngayon po ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga huling araw. Dahil nandun na naman po tayo. Ang pamagat po natin paksa ngayon, meron po bang tsansa para maligtas ang tao pagkatapos ng rapture? Sabi po ng ilang nag-iinterpret po ng Bible, wala na talagang chance para maligtas ang tao pagkatapos ng rapture. Para po sa ngayon lang narinig ang salitang rapture, ito po yung pagbaba ni Jesucristo sa himpapawid para sunduin ang kanyang hinirang na iglesia. So, para maintindihan niyo po ito, buksan niyo po yung Juan Kabanata 14, 2 at 3. So, iba po ito, rapture, sa second coming ng Panginoon. Hindi po totoo na wala na pong pag-asa yung mga may iwan pagkatapos ng rapture. Marami pong mga tao lalapit kay Jesucristo sa panahon ng Jubilation o Kapighitian. Yung pong nakalagay po sa pahayag 7:4 na 144,000 ng mga saksi ng Hudyo, sila po ay mananampalataya ang mga Hudyo. Hindi po kabilang dito yung mga Hentil na makakakilala sa Panginoon sa kapighatian, sa tribulation. Kung wala pong maliligtas sa tribulation, bakit mapubaguto ng ulo ang mga tao dahil sa pananampalataya nila? So, yan po ang nakasulat po, mabasa natin sa pahayag 24. Buksan po natin doon ang ating mga panal na kasulatan sa pahayag 24. Ito po nakasulat. Pagkatapos may nakita pong mga trono at mga nakaupo roon, ay binigyan ng karapatang humato. Nakita ko rin ang kaliwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Amoy ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa mga noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun, ito. So, yan po yung mga maliligtas sa panahon ng kapighatian o tribulation, mga mapupugutan po ng ulo o mga magiging martyr. So, kung nakapakinig po tayo ng magandang balita ng kaligtasan, pero tumagi tayo sa imbitasyon na lumapit kay Kristo para maligtas, at nangyari ang rapture, at marirealize po natin pagdating ng tribulation, na kailangan pala natin si Jesus. Sa halip na sumama tayo sa reliyon ng Antikristo, matatanggap pa rin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Kahit na noong una ay tumanggi po tayo, po, o hindi tayo sumampalataya. Pero, mahirap na po ang buhay na mga magiging manampataya sa panahon ng kapighatian. Pusigin po ng Antikristo ang mga Kristiyano, pahihirapan po at kung ayawan po natin ang tatak ng halimaw, hindi po tayo makakabili o hindi rin tayo makapagbenta. Ibig sabihin, hindi tayo makapaghanap buhay. Po? So, kung hindi po tayo magpapatatak ng Mark of the Beast, tayo po ay uusigin at pahihirapan. Papakulong at pupugutan po tayo ng ulo. Ano? So, sa pahayag 6, siya, mabansa, tingnan po natin. Ang nakasulat po dito, ito po ang nakalagay. Makabukas din po kayo para mabasa niyo rin. Ano po? Talata siya, mag-ilisa. Okay, so sabi, nang tanggalin ng tupa, ikalimang selyo, sorry,
Nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigot sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano po kami katagal na maghihintay bago ninyong hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng konti pang panahon hanggang sa mabuong bilang ng mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. So, marami po ang mamamatay po dahil sa pananampalataya kay Jesucristo sa panahon po na pagkatapos ng rapture na kung tawagin po ay tribulation o kapighatian. Ang mga martyr po na to o mga taong papatayin dahil sa pananampalataya ay buhay bago mag-rapture pero hindi pa Kristiyano hanggang sa dumating po ang tribulation. Magiging mahirap na po ang pagsunod sa Panginoon sa panahon po ng kapighatian dahil sa Antikristo. Kung hindi po mapapasunod ang mga Kristiyano, ano po sa kanya? Na magpatatak ng Mark of the Beast at sambahin po nila ang Antikristo, pipila po sila sa mga guillotine para pagutan ng ulo, para mamatay alang-alang sa Panginoong Jesus. Sinabi po ng Panginoong Jesus, walang disipulo na higit sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon po natin ay kinaumuhian ng sanlibutan at pinatay, pinako sa krus, ganun din po ang mga mararanasan ng mga tagasunod niya. Sa panahon po ng tribulation, pagpugot ng ulo ang naghihintay po. Kung tayo po ay may iwan po ng rapture. Po. So, hihintayin po ba natin ang kapighatian bago tayo kumilala sa Diyos at italaga sa Kanya ang buhay natin? Hihintayin po ba natin ang paghihirap bago tayo sumunod sa Panginoong Jesucristo? So, ngayon po napakadaling maging Kristiyano, tama po? So, pakinggan natin ang gospel at magpapasya tayo na magsisi sa kasalanan, tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon natin na sariling tagapagligtas. Napakadali po. Pero bakit kaya maraming tao hindi tumutugon sa imbitasyon ng Diyos na maging kabilang sa kaharian niya? Pagdating po ng tribulation period o kapighatian, papipiliin po tayo ng Antikristo. Kung tayo po ay sasamba sa Antikristo o tayo po ay sasamba sa tunay na Diyos. So, wag na po natin hintayin yun. Ngayon pa lang, mag-desisyon na tayo para po tayo ay pwedeng makasama sa tinatawag po na rapture of the church na kung saan po bababa sa yung papawid ng Panginoong Jesus para sunduin ang kanyang bride, ang genuine bride of Christ. Ito po yung mga taong nagsisi sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan at masamang pamumuhay at nagtalaga ng buhay sa Diyos sa magitan po ng pagtanggap kay Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. So wala na po ibang paraan para maligtas kundi ang Panginoong Jesus. Di po tayo maliligtas ng pagsali natin sa panibagong sekta. Di po tayo maliligtas ng pagiging membro natin ng isang relihiyon. Ang kailangan po natin ang tagapagligtas, si Jesus. Ano po? Aminin natin na makasalanan tayo at tanggapin natin ang binibigay ng Diyos na kaligtasan. Kung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus, para po sa atin yon. Kasi makasalanan tayo, kailangan natin ng kaligtasan. Ang banal na dugo niya na tumigis, ang siya pong maglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan natin. Wala po tayong magagawa para bawasan o
mabura yung mga kasalanan natin sa harapan ng Diyos na banal. Kailangan po natin ng dugo ng Panginoong Jesus. So ngayon po, in-invite ko po kayo na tanggapin po natin ang kaligtasan na binili ng Panginoong Jesus Kristo ng kanyang mahal na dugo. Ano? So ang Diyos, ganun po tayo kamahal. Nung pong nagkasala si Adan at Eva sa paraiso, pinangako na niya na isang araw, dadating po yung tagapagligtas, yung po yung kanyang bugtong na anak. Nang sa ganun, tayo po ay makabalik sa masaya at magandang pakikipisan sa Diyos na lumikha po sa atin. Yun lang po ang tanging solusyon sa kasalanan ng tao. Wala na po iba. Hindi po relihiyon, hindi po sarili nating kabutihan at kabaitan, hindi po pagkakawang gawa, wala po tayong pwedeng gawin. Hindi po yung kagaya paniniwala ng iba na kailangan maging mas matimbang ang mabuting gawa kaysa sa masama. Hindi po, hindi yung gospel. Ang gospel po kaya tinawag po ng gospel. O magandang balita dahil may nagbayad ng kasalanan natin. May nagbayad ng atraso natin sa Diyos na hindi natin kayang bayaran. At yun po yung bugtong na anak na si Jesus. Ano po? Siya lang po ang tanging daan. Ano po? Siya lang ang nag-iisang solusyon sa problema ng tao sa kasalanan. So ngayon po, lumapit po tayo sa trono ng biyaya. Tumulog tayo sa Diyos. Magsisi tayo 180 degrees turn po. At suko natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus Kristo. Tanggapin natin siya bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay para tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos na banal, makatarungan, at buhay. So, sumunod po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming po salamat, Panginoon, sa narinig ko pong magandang balita ng kaligtasan, na bagamat may pagkakataon po para maligtas, pagkatapos mangyaring rapture, ngayon pa lang po nare-realize ko na po na kailangan ko kayo, Panginoong Jesus. Dahil hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko sa magitan ng reliyon, sa magitan ng sarili kong mabubuting gawa. Dahil ako po isang makasalanan na papunta sa impyerno. Panginoong Jesus, salamat po sa ginawa niyo. Panginoon, Diyos Ama, thank you Lord God sa pag-ibig mo sa akin. Na ipinakita niyo, pinadama sa krus ng Kalbaryo, nang ipadala niyo po ang bugtong na anak ninyo para bayaran ang mga kasalanan ko. Panginoon Diyos, nagsisisi na po ako. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat po na aking mga kasalanan at pagsalangsang. Mula ulo ang natalampakan, linisin niyo po ako ng walang dugo ng anak na si Jesus. Sa lahat po ng karamihan, sa lahat po ng kalikuan ko po, Panginoon, patawad, o Diyos. At Panginoong Jesus Kristo, binubuksan ko po ngayon ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay. Kayo na po ang maging sarili kong tagapagligtas. Panginoon, dali, wala po akong magagawa para iligtas sa sarili ko kahit gayahin ko po yung ginawa niyong pagpako sa cross. Wala pong maibabawas o wala pong magagawa ito sa mga kasalanan ko. Kayo po ang nagbayad ng napakahalagang presyo, Lord God, sa krus ng Kalbaryo. Yung buhay, inalay nyo para sa mga makasalanan. At Panginoong Jesus, kayo na rin po magpatakbo na aking buhay, ang kumontrol, Panginoon. Kayo ang maghari sa aking buhay. Kasi mula po sa araw na to, ako po yung maglilingkod sa inyo. Ako'y mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling hininga. At Panginoon Diyos, puspusin niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang maintindihan ko po ang Biblia, may sagawa ko to sa araw-araw, maging matagumpay po ako na Kristiyano laban sa lahat ng mga tukso at lilang ng Diablo. At
Thank you, Lord God, sa kapatawaran po ng mga kasalanan ko, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, at sa buhay na wala hanggan na iniregalo niyo po sa akin sa sandaling ito dahil sumasampalataya po ako sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Bilang sarili kong tagapagligtas, Panginoon na aking buhay, sa lahat po ng pinano niyong maganda para sa akin, binigyan niyo po ako ng buhay sa mundo na to para sa pagkakataon na to na maririnig ko ang inyong salita. At ako po ay magsasabi ng oo, Panginoon. Ako po ay susunod sa inyo. At ibibigay ko rin ang buhay ko para sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord God. Itong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So kung kayo nalalangin yan, magsaya kayo, magtatalong kayo sa tuwa dahil napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. So para kayo lumag-usap pa na ng palataya, kailangan po nating magbasa ng Bible. Simulan po natin sa Gospel of John. Kahit one chapter a day, piliin po natin magbasa para makilala natin si Jesucristo. At sa mundo po maganap tayo ng church na kung saan po ang pinapangaral doon, ang purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas, mula Genesis ang Revelation at hindi po ang doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, filosofiya ng mundo, kundi ang salita ng Diyos. At yung mga tao po ay malayang magbukas ng Bible, magbasa ng Bible sa tahanan nila. Sa church, malaya din sila magdala ng Bible, hindi binabawalan ng kanilang mga ministro, pastor. At sa munod po, maganda tayo ng church na kung saan po ang tinataas na pangalan ay isa lang, si Jesucristo. Hindi po dalawang tagapagligtas po natin, hindi tatlo, isa lang po. Yan po ang bugtong na anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, nag-alay ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran po nating lahat. Po, kung sasampalataya tayo sa ginawa niya. At sumunod po, maganda po tayo ng church na kung saan ang banal ng Espiritu ang kumikilos sa kalayitnaan, tumutulong sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos, nagbabago ng buhay ng mananampalataya at gumagawa ng mga himala at kababalaghan sa buhay ng mga tao. So, kung kayo po ay na-bless po ng programa natin ngayon, pagsabi po nyo, kalat nyo sa mga kakilala nyo, ka mga katrabaho, na may sagot ng Diyos po sa mga katanungan po natin sa buhay. Hindi na po natin kailangan mga pasadaling o mapilit ang manood mga programa sa TV o kaya sa internet na kunyari sinasagot ang mga tanong natin pero pinapasali lang pala tayo sa panibagong sekta. Wala po sa panibagong sekta at reliyon ang kaligtasan po ng tao. Kundi nasa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ni Jesucristo na bugtong na anak. So, kung kayo po yung mga dagdag na mga tanong, mga feedback, suggestion, comment, may mga prayer request kayo at mga answered prayers din na gusto nyo i-share sa mga tagapanood po natin. Welcome po yung mga tanong, mga prayer request, ano po, ano man pong gusto nyo sabihin. Pwede kayo mag-tweet, mag-email, mag-text, ano po. At kung kayo naman hihingi po ng Panginoon, na sumuporta sa ministry na to sa magitan ng panalangin at tulong na pinansyal, welcome din po. So, ang susunod po na pagkikita po natin dito po sa channel na to, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo na ating mahal na Panginoon.